Congen, ano bang cultural significance itong first restaurant month in your opinion? Actually, malaki yung cultural significance nito in terms of promoting yung Philippine heritage and culture. Because when we speak of food, it refers to culture, no? It means it's a part of way of life of a particular community. In our milieu or sa ating pagka-Pilipino, itong identity natin, ang mga pagkain ay identity natin bilang Pilipino. Bakit kanyo po napaka-importante niyan ay lalong-lalo na dito sa jurisdiction natin. Dahil yung tinatawag na mga millennials o yung mga Pilipino sa jurisdiction natin, mostly ay young generations of Filipinos. Yun po ang tinatarget namin. Hindi lang in terms of promoting awareness and continuing link to the Philippines. Kasi napakasakit po na marami tayong mga kababayan na mga batang Pilipino lumalaki na hindi nila malalaman ang kung saan ipinanganak ang kanilang lolo, lola, yung mga mahal nila sa buhay, no, lalong-lalo na yung kanilang mga anak, yung kanilang mga magulang na kung saan nang galing sa Pilipinas. So napaka ano po ito, this Filipino restaurant ma is a good vehicle of promoting and continuing the link of our kababayan in our jurisdiction. Not only our kababayan, but most especially young generations of Filipino Canadians. We don't want them to forget where their parents or their beloved titos, titas, lolos or lolas came from. We want them to continue knowing our country because there's no need to go back to the Philippines to know the Philippines. One can start knowing a country like the Philippines by tasting food, no? That's why we are encouraging our young generations of Filipino Canadians to also taste and try Filipino foods, no? Matulungan tayo na may pakilala ang ating mga pagkain Filipino. Kasi world class din naman po ang ating mga pagkain at gusto natin na ma-patronize din yan ng mga mainstream Canadians. At hindi lang yung ano, no? Pag sinabi natin mainstream Canadians, dahil ang Canada is a multi-ethnic country, so ma-introduce din yan sa iba-ibang ethnicities, no? Na ang Filipino ay world class din siya at pwede nating maipagmalaki bilang bahagi ng ating kultura. Hindi ba kayo nagpo-promote, nagsasuggest kung anong dishes ang pwedeng i-serve? Kasi na-obserbahan ko, karaniwan pork. We know that the Philippines is an island, so abundant yung seafood. Bakit hindi pinopromote yan? We want to, we in the consulate, we practice freedom of choice. Binabayaan namin na magkaroon ng kalayaan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga Filipino-owned restaurants na nagpa-participate dito sa Filipino Restaurant Month. Kaya hindi po namin pwedeng ma-impose, pero pwede rin, pinararating din naman po namin yung mga comments ng ibang mga kliyente at ganun din yung mga ibang kababayan natin na kung gusto nila ng iba-ibang putahe ay pwede rin pong ma-try nila. Pero sa pag-ikot po namin, napansin po namin na ang iba-ibang mga Filipino-owned restaurants ay meron din silang different dishes or menus that they offer. Kaya kung sa pagtatanong po namin, tinanong namin sila. So sila daw po ay ready naman daw mag-serve kung ano po ang preference ng customer. So they go on the preference of their customers.